Nagsimula sa patikim-tikim. Bonifacio Global City. Napakaganda nitong lugar na to. Kung saan ka tumingin, kaliwa kanan, unahan likod. Maganda yung matatamaan ng mata mo. Marami siyang art. Pag naglakad-lakad ka, fiesta ang mata mo. Hindi lang yung mata mo, pati yung buong pakiramdam mo kasi mapuno dito. Maganda pati yung planning ng area na to. Malaki yung mga kalye. May tamang mga parking, may tamang mga tawiran, pati yung mga siklista, may tamang lugar ng pagbibisikletahan. Dito sa Pilipinas, kung gusto mong makatikim ng medyo outdoors, na hindi ka lalayo, hindi ka mamumundok, at nasa syudad ka, maganda yung balance dito. Bukod sa napakarami ng shops dito, marami ring makakain. Pero ngayon dahil magsa-celebrate kami ng pagsalubong sa bagong taon, gusto ko na rin ipakita sa inyo yung isang steak place dito. Na tuwing pupunta ako, walang palya, parating masarap. Tara! Tatawid tayo ng Serendra. Magkakadikit lang naman yung mga lugar dito. At malapit dito, sa parang fountain area, sa isang sulok, ito na yung sinasabi ko, yung Mamu. Simple lang yung restaurant. Maliit lang. Meron silang ibang branches na mas malaki, pero gusto ko talaga dito sa Global City kasi maluwag yung pakiramdam ng buong area. Kaya dito na lang kami sa labas kakain para mas safe din. Ang ino-order dito ay steak. Doon sila kilala. Yan ay menu nila. Hindi naman ako eksperto dito, pero pag andito ako, siguradong o-orderin ko na yung truffle pasta tsaka steak. Hindi ko pa natitikman yung iba. Siguradong masarap lahat. Ngayon, umorder ako ng lamb chops. Alamin ko kung masarap. Mahilig ako sa lamb. Tapos sa steak naman, susubukan ko ngayon yung rib eye. Dati ata, porterhouse na order ko eh. So, titingnan natin. Dry aged. Tingnan natin. Malasa dapat yan. May kamahalan ano. Pero ang inisip ko na lang, 2 taon naman tayo nakakulong eh. Parang dapat mag-celebrate na nandito pa rin tayo at buhay. Bihirang bihira lang to. So i-enjoyin ko to. Ito sasabihin ko na agad at wala nang paligoy-ligoy pa. Napakasarap na itong steak na to. Yung pag-age kasi ng steak, mas lalo niyang pinapalabas yung lasa ng pagiging karne niya. Yung pagiging baka niya. Mas napopronounce. Pati yung cut na kinuha ko kasi, rib eye. Pag hindi siya luto, yung marbling niya grabe. Sobrang lambot nung dating niya pag kinagat mo siya. At hindi lang yun, yung talaga yung lasa. Yun yung event. Lahat kami nag-uusap eh. But ang lasa nito, no? Grabe. Ang comparison ko nga sa utak ko eh, parang young cheese
versus yung sharp. Pag in-age mo yung keso, mas matapang yung lasa niya. Mas masarap. Depende nga sa tao. Yung gusto naman ng iba, makrema. Yung iba gusto matapang. Ganun din sa steak. Depende sa'yo. Kung gusto mo na ordinary beef yung lasa, huwag kang kukuha ng dry aged. Pero kung gusto mo yung malasang malasa, eh ito yung para sa'yo. Sobrang na-enjoy ko to. Hindi naman ako madalas mag-steak. Kaya ito yung bawat kagat eh tipong mapapailing ka talaga eh. Hindi ka makapaniwala na wow, ang sarap. Itong lamb chops, dito ako nagulat ah. Ang laki ng pyesa na to. Ang tataba. Tapos yung lasa niya, hindi masyadong gamey. Kaya nga hindi ko na ginamit yung mint jelly eh. Na-enjoy ko lang yung karne niya. Ang sarap eh. Pinkish. Pati yung pagkaluto niya. Pink pa yung karne. Tama-tama. At malambot na malambot. Hindi ko alam, hindi ako eksperto dito, pero ang ganda nung lamb na ginamit nila. Sure ball na to sa next punta ko, o order ulit ako nitong lamb. At ito na yung parating staple sa akin. Mukhang simple, di ba? Pero napakasarap nito. Paborito talaga to. Truffle pa. Kung mahilig ka sa lasang earthy, lasang mushroom, to the nth level ang lasa nito. Ang sarap, parang sobrang umami na mushroom. So, sobrang creamy at sobrang sarap pati yung kesong ginamit. Gaboom! Yun ang mamu. May fireworks na naman sa bibig ko. Tuwan-tuwa yung panlasa ko. Salamat at sinamahan nyo na naman ako kumain. At hindi lang ngayon. Salamat at sinamahan nyo ako nitong taon. Sa mga adventures ko, hindi lang dun sa mga dati kong alam, pati yung adventures ko dun sa mga bago ko natutunan, sinamahan nyo ako. Marami pa akong gagawin, marami pa tayong titikman, hindi mauubos yan. Yung hilig ko naman sa pagtikim, eh araw-araw yan, forever thing yan. Kaya next year, kita-kita tayo. Same day, alam nyo na ako anong araw yan. Matik yan. Spread the word. Yun!